mala engkanto ang ginawa ninyo, kaya hindi pa nahatulan ng sex na yan! Binigo ko na naman yung pamilya ko. Pero yung si Tina, siya lang naman yung dahilan kung bakit ako nag-abogado tapos ganito pa. Where are you going? Sa City Jail. Kailangan ko mag-review yung challenge niya. Can I come? Apat na taon na akong nandito! Uusad din po tayo. Ako pong bahala. Basta po, gagawan ko po ulit ng paraan. Makakausad din tayo, Tina. Makakalabas ka tayo sa labas. Kayo nga po yung dahilan kung bakit ako lumalaban araw-araw eh. Kayo po yung nagpapaniwala sa akin na karapat dapat po ako dito sa posisyon ko. Kaya tinang papatunayan ko po sa inyo na tama yung tingin niyo sa akin. Thank you. Hi, everyone. Excuse me, Meredith. Kay Ripping, gusto niyang kausapin. Okay. Ako nang bahala dito, Angel. Magandang araw po, Attorney Simmons. Magandang araw rin po. Upo kayo. Lilith, nagpahinga na lang muna tayo. Alam ko pagod ka. Hindi po ako napapagod. Hindi po ako mapapagod. Pero ako parang pagod na akong umasa. Hindi mo kasi lalit na lang. Nahihiya na nga ako sa iyo eh. Kasi alam ko, dapat ako ang nag-aalaga sa iyo. Ako ang gumagawa niyan sa iyo. Kung nasa labas na nga po. Tinang, hindi naman po lubag sa loob ko yung mga ginagawa ko para sa inyo eh. Tama na, Lilith. Magpahinga ka na muna. Alam ko, siguro, dapat na rin ako magpahinga. Tagal na naman ito. Matagal-tagal na naman na paghihintay. Tina, huwag mo kayong mawala ng pag-asa. Di ba nga po, pag magkas, hindi umaatras, Tina. Namatay yung asawa at anak ko, na-depress ako. Lumala yung diabetes ko, pati yung high blood ko. Tapos yung mga hearing, nare-reset na nare-reset. Hindi ko na po naiintindihan. Ang gusto ko lang naman, pagbayaran ni Cecilia Matias ang pagpatay na sa anak ko.
Cecilia Matias. Kilala niyo po siya? Baka naman ang kilala niyo yung anak-anakan niya. Yung abogado din niya, si Lilette Matias. Ito, ah. Well, I was supposed to surprise you. What was that, Lilette? Kaya ba ayaw mo kung kasamahin sila dito dahil ayaw mo makita ko na naman magkasama kayong dalawa? Si Lilette? Kilala niyo nga ho siya. Nagkaharap na kami sa ilang mga kaso. At natalo niyo po siya? Yung huli. Pero umiiwas na sana. Kung ganun po, tama po na nilapitan ko kayo. Marami nga po nagsasabi na marami kayo na ipanalong kaso. Tama po na lumapit ako sa inyo, hindi po ba? Attorney, pero awa po na, attorney. Tulungan mo po, attorney. Pero awa po na. Sige na. Mrs. Montenegro, i-refer ko po kayo sa mga kakilala ko, attorney. May pera po ako at yun eh. That's precisely my point, Mrs. Montenegro. Huh? Ang aming pong organization caters to the marginalized people, yung mga mahihirap at mga inaapi. Isang ina, attorney, na nawala ng isang anak. Sapat na rason yun, attorney, para tulungan niyo ako. Ina ka na rin ba, attorney? Ako, pero... nagkatulong na nagkasabay kami ito. Pwede kami nag-uusap. Sorry that I'm being irrational here, pero... nakalimutan mo ba kung anong ginawa niya sa akin? Sa atin? Alam ko, kaya nga umiiwas na ako, di ba? Wala bang tiwala sa akin? Meron. Pero sa babaeng yun, wala. Hindi ako gagawa ng bagay na makakasira sa atin, okay? Ano? Lunch? Pero kailangan kong bumalik ng Supreme Court. At ikaw, alam ko, meron tayong bagong kliyente, so kailangan bumalik ng opisina. Tayo kaya. Shotgun.
Lansa? Ano to? Dugo ng baboy? Ah, kaloka si Mrs. Montenola. Nagwala na siya dito, may paganyang pa siyang eksena na naman. Ginawa niya pa talaga sa opisina mo, ha? Doon sa opisina? Yung ba ang dahil lang kaya ka pinagpahinga muna ng boss mo ng isang buwan? Eh, wala naman pala talagang patutunguhan niyang kaso ni Ate Ceci. Ang boss mo, pinagpahinga ka ng isang buwan? Ha? Eh, paano? Wala nang tiwala sa'yo kasi kung ano rin mga kapalpakan ang ginagawa mo. O, eh, ano? Goodbye 4 years ng lekat na law school na yan. Wala ka pa rin talaga kwenta, Lilip. Ay. Eh, bakit ba? Totoo naman, di ba? 4 years yun, o. Oh. Ako na naman ang mali. So, tingin niyo mo ba madali sa akin to? Hindi naman mo ko lahat naman ng kaya ko, ginagawa ko. Pagod na nga ako basanin lahat ng problemang to ng mag-isa. Pero bakit parang kulang pa rin sa inyo? Parang hindi pa rin sapat? Bakit? Sino ba abogado sa atin dito? Ha? Ako? At sino rin ba ang tanging dahilan kung bakit nakakulungan tinang ses mo ngayon? Ako din? Hindi ba ikaw? Dahil ipinagtanggol ka niya nung bigla ka nalang sumulpot at sapat ka ng sapat dun sa Dexter ngayon. Kaya imbis na gumagawa ka dyan at sumasagot-sagot ka pa talaga sa akin, ha? Gawin mo ang lahat! Lahat-lahat, Lilip! Dahil walang pwede ni isa man sa amin dito makatulong sa'yo kundi sarili mo lang! Talino mo eh, no? Sorry po, Chum. Sorry. Sensya ka na. Thank you, ma'am. Angel, may bagong client daw? Oo. Kanina pakausap ng mami mo. Ayaw nga tantanan si Attorney Meredith eh. Paano ba naman kasi, ang humihingi ng tulong, pinatay daw yung anak niya ng nanay-nanayan ni Attorney Matias. Ni Lilith? Oo. At siya din ang magiging abogado ng nanay-nanayan niya. Malamang makakalaban niyo sa kaso. May kopya ka ng kaso? Meron pero nasa desk ko. Tara, kunin natin yung case file. Okay. Mrs. Montenola, kanina pa po tayo paikot-ikot dito. Kagaya ng sinabi ko, ni-refer ko na po kayo sa mga kaibigan kong attorney. Attorney, kayo ang balitang-balitang mahusay sa mga ganitong klaseng kaso. Siguro naman, attorney, bilang isang ina, alam mo kung gano'ng sakit na hanggang ngayon, hindi ko mabigyan ng hustisya sa amin ako. Parang awa niyo na, attorney. Tulungan niyo na ako. Tutulungan po namin kayo. Mrs. Montenola, Attorney Ara Simmons po. At tutulungan po namin kayo ng mami ko. Talaga po? Maraming salamat po. Thank you, Attorney Simmons. Maraming salamat. Salamat po ulit. Tatanungin ko itong malaking utang na loob. Mag-ingat po kayo, Aling Edna. Attorney Simmons, maraming salamat po. Thank you. Thank you talaga.
You caught me off guard there. Bakit, Mom? Don't you want to help that poor woman? Di ba sinabi ko na sa'yo, I don't want to have anything to do with that Lilette. But I realize na hindi natin maiiwasan yung Mom. Magkikita at magkikita pa din tayo. Eh kanina nga lang, nagpang-abot pa sila ni Bonnie sa city jail eh. Mom, maliit lang ang mundo natin. Exactly. Lalo mo pang pinaliit dahil sa ginawa mo. And you're forgetting something very important here. You did not even consult me. Baka nakakalimutan mo. I'm your boss and your mother. Okay, Mom, I'm sorry. I didn't mean to disrespect you, but ayaw mo pang turuan si Lilette ng leksyon after everything that she's done to us? Mom, this is the perfect opportunity. Dahil kung papalagpasin lang natin to, gagamitin lang ni Lilette yung batas para sa pansarili niyang interest. At paulit-ulit nilang tayong sasaktan. At patuloy lang din siyang nakakasakit ng ibang tao kagaya nila Aling Edna. Wala pa lang ba tayong gagawin about it? Next. Nesty, pasensya ka na kung ito lang matutulong ko sa kaso ni Tita Cez, ha? Hiya nga ako sa inyo, eh. Tama naman si Chang, eh. Walang ibang dapat asahan kundi ako lang. Basta, bestie, kung kailangan mo ng tulong, assistant, legal julalay, pak! That's me! Next! Oh, bestie, para. Attorney Lilette Matias po. Nandiyan ba si Judge Sofronio Azala? May schedule po ba kayo sa kanya today? Wala eh. Pasensya na po ah, pero hindi ko po kasi kayo pwedeng isingit ngayong araw para makausap si Judge. Bawal po kasi yung walk-in visitors. Pero importante po kasi yung sadya ko sa kanya. Baka naman po pwedeng... Attorney Lilette Matias. Opo. Di ba ikaw yung bagong abogado sa isang case na hawak ni Judge? Ah, baguhan po kayo, no? Kasi dapat alam niyo po na bawal itong ginagawa niyo. You should know that the judge is not allowed to talk to any party from a case na nasa court niya, outside the courtroom. Next! Ang hirap naman nito, bestie. Ito pang maipahamak yung baso. Excited kasi ako eh. Mutang ako. Uy! Bestie naman, huwag mo nga sabihin yan. Top-notcher ka, no? Eh sila, wali. Marami pa talaga akong dapat matutunan, bestie. At magagawa mo yun, bestie. Hindi ako nagdududa dun. Pau pa, ay dun nga kita eh. Basta, bestie, hindi ako titigil. Susulatan ko lahat ng dapat sulatan. Kukulitin ko lahat ng dapat kulitin. Tama. Tsaka, dadasalan natin lahat ng dapat dasalan. Bigayin mo na sa akin yung listahan ng mga santo. Ako na bahala. Ako kukulit sa kanila. Kailangan mapalaya na natin si Tina. Sa true. Di? I did not allow her po, Judge. Umalis na po. Okay. Thank you. Excuse me po. Well, I guess that makes me a VIP.
So, where were we? Well, I was asking you how you were because I heard you were sick. Hindi naman. Tumatanda lang ang paborito mong profesor. So, how's my favorite student? Well, ito, excited na nga ako makapanalo ng kaso, kaya lang yung judge pa-reschedule ng reschedule ng hearing. Pahina lang ang pahina. Well, you know what it is. When there is justice delayed, there's justice denied. Teka nga muna. Ano ba talaga itong kaso na hawak mo ngayon? Yung murder case ni Cecilia Matias. Oh. Well, I'm not allowed to speak with you anymore, if that's the case. Well, it's not yet official. Hanggang magka-hearing, di ba? You know, a big shot lawyer like you, mabanggay mo isang maliit na paguhan. Kilala mo na ba yung bagong abogado ng defendant? Yung anak-anaka niya, si Attorney Lilette Matias. You know her. Well, she's all over the internet. Yeah, I know her. Well, I just want you to know, I know a good one when I see one. Just like you. Nagsimula ka pa lang, di ba? Well, kagaya ng sinasabi mo sa amin. Hindi na natin. We'll just see her in court. San libo po lahat yan. Salamat po. So, nabili yung blue tacrylic. Serious mood si attorney, ha? Ano ba yan? Sulatan yung mga dapat sulatan, Anton. Ito naman eh. Ha? Serious mood na nga eh. Huwag nang storbohin. Hindi na kulang. Ikaw gusto mo rin lagi akong this mood sa'yo eh. No? Ano? Seryoso naman ang mga kulit, tao dito? Kulit-kulit eh. Ay, hindi ko ayos ha? Hindi ko muna kayo maaalam ko nito ha. Ay, attorney! So, lagyan mo muna ng mamunyan dyan mo. Bawal ang gutom sa gera, ha? Salamat po, Cho. Hindi bumili ba? Ako tayo. Tangay mo, gutom ako. Ha? Meron din naman kitang kape kasi sama. Good morning po. Good morning po, Attorney Lilette. Oh, dinaan ko na po dito bago pumasok sa office. May sulat po kayo. Salamat po. Oh, pa-receive na lang po dito. Thank you, Kuya. Thank you po. Eh, yun na nga. Mahal ang pyesa na ito eh. Kaya naman kaya ito. Ha? Pakagaling sa atin. Dalawang araw ko pa itong ayos. Yan? Oo. Oh. Mahal ang pyesa na ito. Kaya pa kumuas. Nakabigay lang yun sa'yo kanina? Oo, no, kabigay lang. Binigay ko sa akin. Bestie, tigilan ka dyan. Itong kung saan ba yan? Ano ba yan? Good news o bad news? At promise ko sa inyo, Tina, gagawin ko po lahat para makalamas na kayo dito. Eh, hindi ang lakas na ng loob mo ngayon. Happy ka? Tsaka proud ka na tuloy na yung hearing. Eh, alam ko naman kaya mo mong panalo si Tinang Ses mo. Yan ba yung tinatawag mo na Lady Justice? Hindi ko yata nakikita si Lilette. She's on paid leave. Attorney Matias seems to be not taking a rest. And guess, sino ang makakalaban niya sa court? She's going head-to-head again with that Attorney Meredith Simmons. Huh? Call the case! Hello, Attorney Matias. Nice to see you again.